Hello, what is up mga ma'am, sir, mama ko po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila. And today we are going to talk about the NECA 1/4 scale Batman Arkham Knight. Solid to mga ma'am, sir, ma'am, sobrang angas itong action figure collectible na to. Maraming salamat kay, ito nga pala muna, size comparison muna. Yan yung McFarlane Toys na Batman Arkham Knight, 7 inches yan or 1/10 scale. So yun, resume lang natin yung NECA natin is 1/4 scale, 18 inches. Ito, si McFarlane is around 7 inches tall. Yan, sobrang angas din itong McFarlane Toys. Meron akong review niyan, kung gusto niyo nang papanood sa aking channel, browse niyo lang Batman Arkham Knight McFarlane Toys Ralph Cifra. So, balik tayo ka Arkham Knight na NECA 1/4 scale. Sobrang angas nito mga ma'am, sir, ma'am. Look at the face sculpt. Grabe yung mata, ganda. Hindi siya duling. Maganda yung pagkakagawa ng NECA talaga dito sa quarter scale na to. Tingin ko ito na yung pinaka malupit na ano eh, na NECA na quarter scale para sa akin. Ingat kayo sa bat ears niya. Sobrang talas, nakakasugat po. Nakuha ko to BIB. Ay hindi, loose pala. Kaya meron mga scratches. Shoutout to Sir Mark of Laruanan. Pwede kayo magpasabay sa kanya kung gusto niya magpa-hunt ng mga toys. Ito, pinahunt ko to sa kanya. Nagpunta siya sa Green Hills para bilhin niya to sa Hypebase. Shoutout din sa Hypebase dahil naging available itong item na to. Tagal ko nang hinahanap to actually. Kaya masaya ako nakuha ko to sa kanila. Ang price point nito is 9,000 pesos. Medyo mahal, pero okay to. Sulit na sulit to. Quarter scale. Quarter scale to, 18 inches tall, sobrang laki nito. Bagay na bagay ito sa ating quarter scale collection na mga Iron Man. Ang ganda ng texture, ng build quality, sobrang bigat, mabigat din to. Ang ganda ng foot armor. Yung plastic niya, merong mga, yun mga ma'am sir, sobrang angas ng weapons nito. Teka. Hindi, alam ko meron tong dalawang alt hands eh, yung fist. Kaso, yan, also yung build quality nito is sobrang ganda talaga. Alam ko meron akong NECA na Arkham Origins. Ganda rin ang build nun. Gagawa tayo ng review nun. Sa kasalukuyan, ay ginagawa ko pa yung battle damage version nun. So, kino-customize natin. Hintay-hintay lang tayo mga ma'am sir dahil lalabas natin yung video tutorial no Arkham Origins na battle damage. Sobrang angas din ang cape nito. May iba't ibang textures. So, glossy yung taas. Tapos, parang light gray yung second part. And then, dark gray na yung ano. Actually black na yung last na part. Yung bottom part. Ganda lang head sculpt. Hindi ko nalaro yung game na to pero sobrang angas ng armor. Hindi ko alam kung siguro soon i-battle damage natin to. Pero ang ganda ng ano eh. Ang ganda ng pagkakagawa talaga ng NECA dito. So yan, punta tayo sa articulation. Ayan, head. Ayan, nagmo-move. Up and down, left and right, chest, yung magalaw din. Yung shoulder pads niya is made up of soft rubber material. Kaya hindi naman na-hinder yung joint niya sa shoulders. Ayan, double jointed to, so malaki yung range of motion niya. Ganda ng, medyo soft lang din yung gauntlets. Hindi siya masyadong sharp. Ingatan niyo yung bat ears niya, sobrang matalas talaga. Pag natumba yung figure, nakakatakot kasi yun eh. Yun nga, baka matusok kayo eh. So ingat-ingat. Sa sa Arkham Origins din, sobrang talas din nun. Yan, yung wrist nagagalaw din. Maganda ng build talaga nitong NECA. So, masayang-masaya ako dahil nakuha ko tong figure na to. Yan, sa chest merong articulation, sa waist meron din. So, yun, I'm really really happy with this figure. Sobrang ganda talaga. Tagal ko nang hinahunt din to eh. So, yan. Ganda ng articulation, pwede niyo siya i-pose. Like yung mga McFarlane Toys na talagang articulated figure sila. Hindi po sila statue. Yan, meron ball joint yung paa. Kaya, mapoporma mo sila ng
Mapoporma mo to ng mas maangas na mga poses. Ang ganda talaga ng figure na to. So, yun, para sa akin, 10 out of 10 to sa akin. Itong gantong kalaking klaseng ano, figure. Maganda yung design, yung sculpt, yung paint. Medyo may konting ano lang, scratches kasi nakuha ko to, loose na siya, wala na siyang box. Also, wala na rin dalawang ano, fisted hands. Alam ko meron to eh. Napakaganda nito. Grabe, sobrang gangas. So, madadagdagan pa yung ating ano, ating quarter scale collection ng mga action figures. So, that's it for our review. Maraming maraming salamat mga moms or sir ma'am for watching the review of the 1/4 scale NECA Batman Arkham Knight. Sobrang ganda talaga. Yun lang masasabi ko rito. Armor, ang ganda. Paint application. I think weathering. Kailangan ito ng konting weathering para mas magamangas. Yun, sobrang angas talaga nito mga moms or. Thank you for watching. If you haven't already, like, comment, subscribe sa ating page, Ralph Cifra YouTube channel. Yan, pinaporma ko siya ng mga action poses just to experiment ko ano yung maangas na pose kay Batman. Nasa ibabaw siya ng Thanos na Hot Toys na stand para stable yung mga poses natin. Para stable yung tayo niya. Also, nakakatayo naman siya ng ano lang eh, as is. Kaya kahit walang stand. Pero ito lang just to make it extra stable. Ang kailangan ko ng stand for the poses. Yung expression okay din. Medyo konting sad lang yung face niya. Pero that's okay. Kasi maangas talaga eh. Maangas talaga yung forma nito eh. Lupit. Konting weathering siguro gawin natin. Pero sa susunod na yun, napakaganda ng suit na to. Para kay Batman. Ayun. Dati kasi nung lumabas to, hindi ko pa kinuha eh. Alam ko 5K lang to eh. Sa Data Blitz. Ayun. Kaso, ang pinili ko yung Arkham Origins. I think yun, nalaro ko yun. Kaya yun yung binili ko. Kaya, eto yung Arkham Knight. At least ito nakuha ko na ngayon. Tagal na. Tagal na nitong nirelease. Lagyan na lang natin ng konting weathering sa susunod. Pero for now, this is a very, very great action figure. This is so cool. Ganda ng sculpt, ng paint, ng height. Ang ganda ng height nito, 18 inches. Grabe. Bagay na bagay sa ating Iron Man quarter scale. So, yan. Gawa tayo ng quarter scale collection video sa susunod. If you haven't already, like, comment, subscribe, and share this video if you like it. Kaya, ayun, see you sa susunod ng mga videos. So, standby lang sa ating mga, sa ating channel. Maglalabas pa ako ng mga maraming unboxings, reviews, and customizations ng Batman and Iron Man. So, McFarlane, NECA, ZD Toys, ayan, standby lang tayo lahat dyan, mga moms, sir. Thank you very much po. Bye-bye.